Good morning mga kamamshi and welcome back to my channel. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali at magandang gabi kung saan lugar po kayo naroon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, hope na lagi kayong masaya at walang ganong pinuproblema. Mga kamamshi, ito na po ang hinihintay nyo. Yung ating mga nagiging problema sa kusina gaya ng paglilinis ng ating mga maruming kaldero, kawali at kung ano-ano pang mga kitchen utensils na ginagamit natin sa ating kusina. Ayan, kung kayo po ay namuproblema sa mga maruming paggamitan natin sa kusina ay marapat lang po lang panoorin niyo ang aking video. Ayan. For today's video po ay magbibigay ako ng tips kung paano natin matatanggal yung mga nakakapit na mga mantimantika at parang nasunog na yung ating mga kawali at kaldero sa itim. Talagang tila 3 days or 4 days kung binibinis yung aking kawali at kaserola para po maipakita sa inyo kung paano po nililinis at kung ano po ang pwede natin gamitin na effective na mapapabilis ang ating paglilinis ng ating mga kaldero at kawalit, mga kaserola at kung ano-ano pa mga gamit natin sa kusina. So, I hope magustuhan nyo po and keep on watching! So, ayan mga mamshi, kung nakikita nyo po, ito po yung mga main ingredients na kailangan natin na nasa loob lang ng ating bahay na makakapagpalinis ng ating mga maruruming kagamitan sa ating kusina, kagaya ng mga maruruming kawalit kaldero natin. So, ito po, unang-una ay dishwashing, then ang ating baking soda, then toothpaste, kahit anong brand po, pati po yung dishwashing, kahit anong brand, then yung baking soda, kahit anong brand din po, ay po pwede. Ayan, wala po nag-sponsor sa atin para gamitin yung mga yan. Talagang yan lang po yung available na pwede natin gamitin dito sa ating tahanan. Tapos, pang scrub din po, kailangan natin yung medyo magaspang and sponge. Ayan. Hindi rin po sponsor na Scott's Bright. Ayan. Yan po yung mga kailangan natin. So, papakita ko po sa inyo kung paano ang ating gagawin. Ayan mga mamshi, una po natin gagawin ay maglalagay tayo ng dishwashing. Ayan. Ayan. Then, yan po yung dishwashing natin. Ayan, kung susukatin po ito mga 2 tablespoon, dagdagan pa po natin konti. Ayan. Dishwashing po yan. Then, ilagay po natin yung ating ayan, toothpaste. Ayan. So, ayan mga mamshi, na ilagay ko na po yung isang sachet na toothpaste sa ating dishwashing. Ayan, haluin lang po natin hanggang mag-blend yung dishwashing and toothpaste. Esensya na po kayo. Wala pong mag-video sa akin kaya ako lang po mag-isa yung nag-video. Hawak ko lang po yung medyo malikot po. So, ito na po yung mixture natin ng toothpaste and dishwashing. Ayan. Minix ko na pong mabuti. Then, ito naman po yung sunod natin. Yung half glass ng water. Ilagay po natin yung kalahati nitong baking soda, which is lagay po natin to. Yung kalahati ng baking soda, which is 50 grams. Yung kalahati po nitong lagay natin dito sa water. Ayan. Ayan. Then, hahaluin po natin yan.
Then, ayan po, nailagay na natin yung baking soda sa half glass ng water. Ayan, then haluin po natin. Siguraduhin po natin halong-halo. Ayan. Nakikita niya yan. Parang nagkulay gatas yung water natin dahil nilagyan na po natin ng baking soda. Susunod po natin gagawin ay ihahalo po natin ito, yung water na may baking soda dito sa ating mixture ng toothpaste and dishwashing. So, ayan. Ay, meron pa pong natirang ayun o. Sama na po natin. Then, haluin po natin mabuti. Nandiyan na po yung mixture ng water with baking soda, toothpaste, and dishwashing. Ayan. Pwede po natin siyang ilagay sa sprayer. Sa ganito, ayan. Mga damit ng para po mas madali natin ma-spray dun sa kaldero at kuwali na lilinisin natin. Ayan. Mga mamsi, papakita ko sa inyo yung kaserola. Ayan, napaka-itim. Pero yan, sinadya ko pong lilinisin para makita niya kung paano natin yan malilinis. Ayan, then ito po yung aking kawali. Ayan. Ayan. So, meron po tayong mangkok. Ayan. Kasi kailangan po pag nilagyan po natin ng mixture, sana dito siya, ayan, parang nakababad siya, yung pinakailalim. Then, etong isa, try natin kung kasha. Ayan, kasha din po. So, ganito lang po gagawin natin. Ito na po yung mixture natin. Ayan, pasensya na po kayo, nilagay ko lang sa sprayer na naggamit na. Ayan. Then, ito po yung uunahin. So, ayan mga mamishi, buhusan na po natin ng mixture na ginawa natin. Ito, yung ating maitim na kaserola, ayan. Ayan. Paikot, para po malagyan lahat. Ayan. Then, ibababad po natin to ng 10 to 20 minutes. Tingnan natin yung reaction ng ating ginawang Then, ito pa po yung isa, yung ating kawali. Ayan. Lagyan po natin lahat yung kanyang maitim o nakadikit na So, ayan mga kamamshi, kung makikita nyo, ayan po, yung binuhusan natin ng, ayun po sa ilalim yung pinaka-mixture, then baliktarin na lang po natin. Ayan. Ipatong po natin yung ating, patong po natin yung ating kawali. Then, buhusan din po natin itong ibabaw. Kasi kukuskusin din po natin yan mamaya. So, ayan po yung mixture. Patong natin yung ating kawali. Then, ito naman po yung isa na ayan din po yung mixture na sa ilalim. So, ibabad po natin pa ganun. Baliktarin po natin. Then, lagyan din po natin itong ibabaw. Yan, para panlinis din po. Then, maghintay po tayo ng 10 to 20 minutes. Mga mamshi, after 20 minutes, ayan kung makita nyo. Ting na po nung na-try po natin kuskusin na. Ayan. Ito po kasi ay matagal na hindi nagagamit na try na ito lang po kung kaya pa po. Pero, ayan kung makikita nyo, kaya pa naman po. Kulang pa lang po sa babag. Ayan, natatanggal naman po yung buhos na natin. Tumuti na po yung ibang part ng kawali.
Okay. Yan po. At least, may nakita po tayo pagbabago. Ito po kasi, oh, talagang matagal na po itong nakadikit. Yan. So, yan po. Tanggal na po yung iba. Pero, sa ganito po na sobrang dikit na po nung dumi niya, ay pwede po nating ulitin yung mixture na ginawa natin. Ito po, may natira pa tayo. Then, ibabad na po ng medyo matagal, mga 30 minutes. At nakalubog po kasi yung pinagbabarang ko, dapat hanggang dito siya nakalubog po sa... Ayan, lumabot na po yung ano na... Naalis-alis na po yung mga dumi. Pero yung mga nakadikit po, yung iba pa po, ay hindi pa totaling natanggal kasi sobrang matagal na po itong kawali ko na hindi nalinis. Ayan. Then, eto pong isa, try natin. Dito naman yung isa, kaserola. Tingnan natin kung ano yung nangyari. Ito po parang sunod na. So, ito po siguro ang kailangan dito ay yung parang paste na yung ilalagay natin. Ayan. Natatanggal naman po. Lumambot po yung mga dumi. Ayan. Ayan. So, ayan mga mamishi. Ito po yung kawali. Kung nakikita nyo, hindi pa po naalis lahat yung dumi. Pero yung kalahati po niya, ayan. Natanggal naman po gawa ng ano. Ito po ay matagal na po kasing nakadikit yung mga ano niya. So kailangan po ibabad pa po natin ng mas matagal. Yung dun sa mixture na ginawa natin. Or mas gawin po nating malapot konti ang lang po natin yung water na yahalo natin dun sa mixture ng toothpaste and dishwashing. Try po natin yun. Ayan, hindi ko na po naipakita sa inyo. Ayan. Ito po yung naging solusyon. Kasi nung nakaraan po, talagang iyan. Ito pong gilid na to, ganito rin po. So, ayun mga mamshi, hope nakatulong po ako sa inyo. Tsaka, yun nga pala mga mamshi, kung maglilinis po tayo ng ating mga maruming kaserola o kawali, situit po na pagkagamit natin ng ating mga kitchen utensils ay linisin na po natin. Huwag na po natin patagalin kagaya po nito. Talagang pagka medyo matagal na po at nakapit na yung ano, ay mahirap na po alisin. Pero nakatulong po yung solution na ginawa natin. So, ayan mga mamshi, maraming salamat sa aking mga subscriber. Then, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe dun po sa mga napagawi lang sa akin channel. Then hit that notification bell para updated po kayo sa mga susunod po pa kong gagawin video. Ayan, maraming salamat po. Hope na gustuhan nyo, nakakuha kayo ng konting tips sa ginawa ni Ma'am Shibi. Lagi po kayong mag-ingat, stay safe, and God bless. Thanks for watching. This is Ma'am Shibi.